anong pumutok yung Bulgan Taal. Lahat naman wala talagang idea. Nasa ibang bansa ako nun eh. Usually nag-alangan nga ako i-post nun eh. Baga inulit lang talaga ng bisyong ko sa i-post mo na. So which is lahat naman tayo talaga, lahat kayo walang idea na sa mag-eruption yung Taal eh. So yung iba kasi sinasabi, yan po ay natural nangyari, hindi ako naniwala na yun ay bisyon. Nasa inyo po yun, hindi ko po hawak yung mga utak na yun. Hello po mga ka-BTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang limang pangitain na tatama sa isang syudad sa Metro Manila. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Isang lugar ng syudad na ito na kung saan hindi ito kalayuan sa mga motor parts at clinic ng pet ang magliliyab ng sobra sa apoy. Dahil na din ang apoy na ito ay halos kadikit lang ang paggawaan ng plastic, isang liyab ng apoy na kung saan may ilang buhay ang nasawi. Ngunit may isang sunog na mangyayari pa lamang sa isang bar nang dahil na din sa isang gulo na nauwi sa aksidente. Isang sinadyang apoy upang makaiwas lamang sa krimen na nagawa. At may ilan na kalapit na lugar nito ang nadamay at nasunog. Maging maingat lamang ang mga taga dito dahil may ilan sa inyo dyan ang magiging biktima ng tinatawag na ice pick na kung saan ginamit ng ilan sa kalukuhan at nauwi sa krimen. Huwag basta magtiwala kahit kanino at palagi nating tandaan, huwag katakutan ng negative vision. Ito ay paalala sa atin na mahal tayo ng Diyos, kaya pinapaalala niya sa atin na sa mundo, hindi mawawala ang negatibong pangyayari. Maging maingat dahil may nakikita akong isang ospital ang masusunog dito. Maging maingat lamang ang lahat at huwag kalimutan ang manalangin palagi. Ito ay ang Mission Madam sa Quezon City. Kung ano man yun ay wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.